Magandang hapon sa News 5 Alerts. Binaha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa walang patid na pag-ulan. Sa Times Plaza sa UN Avenue sa Maynila, abot tuhod ang baha. Hirap dumaan ang mga motorista, lalo na yung mga nakamotorsiklo at nakabisikleta. Gutter deep naman ang baha sa May Marcelino Street malapit sa Adamson University. Ganyan din kataas ang tubig sa Mandaluyong Circle. Ayon sa PAGASA, ang mga pag-ulan ay dulot ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Sempaka at bagyong Fabian. Huli namang namataan ang bagyong Fabian 705 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. May lakas ng hanging itong aabot sa 150 kilometers per hour at bugsong 185 kph. Kumikilos ito pakanluran. Lalabas ito ng PAR sa Sabado ng umaga. Asahan na magiging maulan pa rin ang ilang bahagi ng Luzon hanggang bukas. Nagpositibo sa COVID-19 ang dalawang close contact ng isang tinamaan ng Delta variant sa Misamis Oriental. Ayon kay Governor Bambi Emano, pawang mga kasama sa bahay ng Delta case ang mga nahawa. Ang dalawang iba pa niyang close contact, negatibo naman sa virus. Magpapadala naman ng samples ang Misamis Oriental LGU para sa genome sequencing ng close contacts. Humirit naman ang LGU ng dagdag na 20,000 doses ng bakuna. Kulang daw kasi ang kanilang supply at may banta pa ng Delta variant. Para sa iba pang mga balita, pumunta lang sa news5.com.ph at sa News 5 Facebook page. Ako po si Maricel Halili at narito naman ang mga balita sa Frontline mamaya. Mga nakapila sa bakunahan sa San Andres Gym, Binaha. Tandem ni Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto para sa 2022 elections, kasado na. Yan at iba pang mga balita at impormasyong hatid ng inyong kasangga sa pagbabalita. Frontline Pilipinas, mamayang alas 5:30 ng hapon.